Kapatid, ano po, sino po ba ang nagbuhos ng pabango sa paa ni Amang Jesus sa kalangitan na siyang nagpatuloy sa tahanan, sa kanyang tahanan? Ano pong ngalan? Apostol Melios. Siya po ay may kapiyak na sila po ay iniwan kasama ang kanyang supling. Apo? Pero nawala po ang kanyang mga supling, nakakasakit ng damdamin, di po ba, pag nakikinig po kayo? Kung iisipin niyo po mga kapatid, kung kayo po ay nagbabasa at nakikinig, tingnan niyo po ang kanilang mga istorya sa kanilang mga buhay. Halos papatak na po ang buhay. Ewan ko, pinipili ko lang po na hindi po matakaluha ko dahil pag po matakaluha, delikado. Baka po mula ng malakas. Ang sabi po rito, mga kapatid, napakapalad, napakapalad na sa kanyang mga salita na noon na aming pinakinggan sapagkat tulad ng kanyang tinuran, Ama sa langit ay nasa ating kabilangan. O gayon din po tayo, mga kapatid, huwag po tayong mag-alala. Kung ang iisipin natin ay hindi tayo pababayaan ng ating Ama sa kalangitan, hindi ka po binigyan ng buhay, ng pangalawang buhay, kung wala ka pong misyon. At hindi po pumapatay ang ating Ama sa kalangitan. Tayo po ay mabubuhay ng matagal. Sapagkat yun po ang aking hinihiling at ating hinihiling, ang mabuhay ng mahabang panahon. Po. Pero kung ang tao po ay nakatakda na talaga sa kalangitan, ayun lamang po. Kaya nga po ang sabi, huwag niyong kakainin ang bawal, sapagkat ang bawal ang siyang nagbibigay ng hindi mabuti sa aking katawan. Eh nasa sa'yo yan, kapatid, kung masarap sa'yo yung pagkain ng bawal. Na hindi mo nalalaman, ito ay nagbigay ng taas ng cholesterol, ng lakas ng uric acid. O, di po ba? Hindi nyo ba napapansin mula nung hindi kayo kumakain ng bakay, hindi na parati kayong sumasakit ang bato? Di po ba? O, dahil po ang mga baka ay nakapagbibigay po ng taas ng dugo ng pula. Na noon ay nasilayan ko rin ang pagpapahirap kay Amang Jesus sa langit. At ito'y naganap ng aking binuhusan ang nang papango ang kanyang mga paa ay Agosto noon, kapatid. Agosto ikalawa, nang ako'y pinili niya na maging apostol, ay ito ay Hulyo ikauna. Agosto ikalawa, nang binuhusan niya ang paa ng Amang Jesus sa kalangitan ng papangyarihan. Pero nung naging apostol siya, na pinili siya ng Amang Jesus sa kalangitan ay Hulyo ikauna. Na noon ako ay kanyang pinili na maging isang apostol. Ang salitang tinuturan ay nauunawaan na noon pa man ng kanyang mga inilikha. Ang kanyang mga salita noon pa man na siyang tunay kapatid. Nang ako'y namayapa, ako noon ay 51 taon gulang. Diba? Kamatama niya. 51 taon gulang. Ako noon ay hinabol. Hinabol noon, kapatid. Ngunit ang Amang Jesus noon sa langit ay wala na. At kami ay hinanap
hinanap at isa ako kapatid na noon ay isinisigaw ng karamihan na makasalanan. Sinisigaw daw po ng mga tao na yung taong yan, makasalanan, makasalanan. Kaya po siya ay pinaslang. Makasalanan. At ang mga tao lamang ang nagturan na ang bilang ng kanyang apostol ay 12. O, tao lamang pala ang nagturan na ang bilang ng kanyang apostol ay 12. Ngunit ang katotohanan, ito ay 50. Ngunit kami napakarami, napakaraming mga apostol. Unawain mabuti kapatid, sapagkat ito ay katotohanan na siyang tunay. Ayun po. Tingnan niyo po. No? So nakuha niyo po ba yung kwento? Meron pa tayong mga minutes. Mabilisang liwanag na siyang papasok sa ating katawan. Siyang babalot mga kapatid. Ibabagi ko rin po itong si Apostol Lisan. November 26, 2020, ang sabi po niya, magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako na siyang tunay na siyang pumarito sa inyong lahat upang sa inyo'y magpakulalanin. Sa ating kapanahunan, nanoy nangangaral ang Amang Jesus sa kalangitan na isa noong napakagandang nasimulan na pinagpatuloy ng bawat isa na nagpapatotoo. Upang ipagpatuloy ang siyang nasimulan, ako na inyong kapatid na isang babaeng apostol. Meron palang babaeng apostol. Ako'y babae at ang ngalan ko ay Apostol Lisa. Apostol Lisa na siyang tunay kapatid na noon ako din ay isang babaeng makasalanan. Si Apostol Lisa na naging apostol ng Amang Jesus sa kalangitan ay naging makasalanan. Makasalanan, ngunit anuman ang mga kasalanan o karumihan na siyang ginawa, kabutihan ay sumunod lamang sa Ama sa langit. Sapagkat ang nagawang kasalanan ay may kapatawaran. Tingnan niyo po. Eh kahit na po pumatay ka ng tao, kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran ng taus-puso sa ating Ama sa kalangitan, sa ating Amang liwanag sa kalangitan, ikaw ay kanyang papatawarin. Pero hindi naman po palagi na lagi-lagi ka na humingi, hindi mo naman binabago, wala naman lagi ka na papatay. O, kapatay ka ngayon, humingi ka na ng kapatawaran mamaya, patay ka na naman ngayon. Bukas, humingi ka na naman ng kapatawaran. Gaya ng pagnanakaw ng itlog. Nanakaw ka na lang ng nakaw ng itlog sa kapitbahay mo. No? Wawa naman. Sabi ng itlog na manok. So, minsan lang po humingi ng kapatawaran sapagkat inyo na ating nang nalaman ang ating kamalian at ating na kung may tatama ito kapag ito po ay hiningi natin ng na taus-pusong kapatawaran. At katotohanan din po sa ating kaisipan ng puso, sa ating katalohan. Sapagkat ang nagawang kasalanan ay may kapatawaran. At sa katotohanang tinuturan, ako noon ay paslit pa lamang. At kapalit ng salapi, ako'y nagbibigay ng ano. Ibig sabihin, si Apostol Lisan, paslit pa lamang siya ay nagpapabayad na siya. Nagbibigay na siya ng aliw sa mga tao. Kapalalakihan.
lamang siyang tunay kong ina ang siyang nagtuturo at nagtutulak upang ang upang ating itong gawin. Tingnan niyo po si Apostolisan, yung kanyang ina ang nagpupus para siya ay gumawa ng masama. Napakasakit daw po, napakasakit kapatid, na siyang aking tunay na ina ang siyang nagtutulak sa akin upang gumawa ng masama. Sapagkat nang dahil sa salapi, o dahil daw po sa salapi, ano po yung salapi? Pera. Mukhang salapi yung nanay nito. Salapi noon, kapatid, hanggat sa edad kong 30, nakilala ko ang Amang Jesus sa langit na noon ay ako ay sumama noon sa kanya, kapatid. Ako'y nakinig noon sa mga aral na kanyang ibinabahagi sa amin. Nang aking masilayan ang kanyang mukha, ako noon ay narurumihan sa aking sarili. Nung nasilayan daw po niya yung mukha ng Amang Jesus sa kalangitan, siya daw po ay narurumihan na sa kanyang sarili. Naiiyak. Sa aking ginagawa, ako noon, kapatid, ay nakinig. Nakinig sa kanya. At ang edad ko na noon ay 30 taong gulang. Sulat na po, 30 taong gulang nung si Apostol Lisan na siya po ay itinutulak ng kanyang ina na magbenta ng aliw. At ilang taong po? Ito ay 14 na taong gulang. Ako noon ay sumama sa kanya at nakinig sa kanyang mga pangaral. Napakagandang pakinggan, paglilinis na nalilinisan ang mga kasalanan sa karunihan na siyang ginawa na noon sa aking kapasitan. Ay siya nang sinimulan, matinig sa kanya, nakatutuwa sa puso. Habang siya'y nangangaral, ay marami sa kanya ay nakikinig, kapatid. Isa ako, kapatid. Siya ay tumayo at lumapit sa akin. Huwag pong lumapit. Huwag pong lumapit, Jesus, sa akin. Sapagkat ako ay marumi at makasalanan. Makasalanan. Aking sinabi, ika'y pinatawad na ng Ama sa langit, sumunod lamang sa kanyang mga utos at kabutihan, kalinisan sa iyo, ay siya nang bumabalot. Huwag matakot at lumapit, sapagkat ang iyong kasalanan ay ika'y kanya nang pinatawad. Halika, sumunod lamang sa kaliwanagan, sa katotohanan, sapagkat gagabayan tayo ng Ama sa langit upang ituran ang lahat ng kanyang nais. Yun po ang sinabi, napakaganda dapat yung mga salita ng Amang Jesus sa kalangitan. Ating ibibinsay-binsay ito sapagkat ito po ay magiging isang mga buod ng kanyang mga tinuran sa kapanahonan niya. No, kapatid na Daniel, maaari niyo po na yung mga sinabi niya po sa Apostol Lisan, maaari niyo po na isulat ito kung meron po kayong pagkakataon sapagkat napakaganda pala ng kanyang tinuran sa kanyang mga naging apostolis. Ang sabi po, iyaon ang kanyang tinuran at ako noon, kapatid, sa edad na 30 at siyang, ako ay piniling apostol. Tingnan nyo, 9 years ang naging pagitan nung 30 years ng kanyang nakilala. 9 years,
Jesus. Tatlo po nung kanya pong nakilala ang Amang Jesus sa kalangitan. 39 years po nung pinili na siya apostoles. Lagay niyo dyan para kwan po. Pag-complain po yung mga yan. No? Mahirap magbasa. Kailangan makinig. Ako ay 30 nang ako'y sumama sa kanya. Tingnan nyo. Nang siya na po ay sumama kay Amang Jesus sa kalangitan, siya na po ay 30 taong gulang. Ako noon ay umalis. Umalis na, kapatid. At ako'y iniwan na ng aking ina, kapatid. Paano ituturan at ang aking ina na siyang nagturo sa akin ng kasalanan? Ako na lamang, iniwan na niya yung ina niya. Eh, siyempre, medyo matanda na rin nanay, iniwan na niya. Ako na lamang noon umalis at sumama noon sa Amang Jesus sa langit na siyang tunay. Marami pa kapatid ang siyang darating. Ngunit naway sa aming pagbaba sa inyo, sa aming pagbabahagi, ay kayo ay makinig na siyang tunay kapatid. Ako noon ay nagbahagi at nangaral kasama noon ng Amang Jesus sa kalangitan. Ngunit ang kanilang tinuran sa akin, ika'y makasalanan, hindi ba? At ngayon ay nagbabahagi ka. Hindi maaari, sapagkat ika'y makasalanan. Hindi po ba? Ito po rin yung tinitingnan ng mga karamihang tao ngayon. Ha? Porque nangingin ng tanong, manunggal tanong, hindi mabait ka ngayon. Muri ka na. Yan ang kanilang tinuran sa akin. Kahit ako noon, kapatid, ako noon ay pinaslang. Pinaslang daw po siya. Dahil sinabihan po siya na makasalanan siya, hindi siya maaaring magsalita ng mabuti. Sabi po rito, ngunit ang aking tinuturan ay katotohanan at kabutihan, kapatid. Ako noon ay pinaslang sa aking kapanahunan. Ako ay pinugutan ng ulo. Nagbabahagi ka sa kapwa mo na nalaman mo ang kabutihan. Pinangaralan ka ng Amang Jesus sa kalangitan. Itinanim mo sa puso mo ang mga magagandang pangaral niya. Ngunit ano ang ginawa ng mga tao? Sapagkat siya noon ay makasalanan at nakagawa ng kasalanan nang dahil sa kanyang inang nagtutulak sa kanya upang gumawa ng kasalanan.